Nananatili namang issue sa mga presidential candidate ang pamamaril sa mga magsasaka sa Kitapawan. Bukod dyan, natanong ang ilan kung magkukusa ba sila makipagkita sa liderato ng Iglesia ni Cristo para manuyo din ang boto. Saksi si Maris Umali. Kasunod ng protestang ito ng Iglesia ni Cristo sa EDSA noong isang taon laban sa umano'y pakikialam sa kanila ng Estado. Kanya-kanyang pahayag ang ilang politiko kabilang ang ilang presidential candidate na ngayon. Depende sa kanilang pahayag, pinuri sila o binatikos ng publiko. Lalo't kilala raw ang block vote ng Iglesia. At ngayong palapit na ang eleksyon, usap-usapan muli ang block vote. Ayon sa ilang eksperto, hindi naman talaga ganun karami ang botanteng INC kung ikukumpara sa iba't ibang sektor o grupo, pero nakatutulong sa dikit na laban tulad sa lumalabas sa mga presidential survey ngayong eleksyon 2016. Sa Cebu Province kanina, muling nausisa si Senadora Grace Poe na nauna ng umaming nakipagkita siya sa pamunuan ng INC. Giit niya, hindi raw siya ipinatawag. Siya raw ang lumapit para ipaalam ang kanyang plataforma. Wala silang hinihiling, wala rin naman akong nahihiling sa panahon na ito sapagkat nagkakaalaman lang kami kung ano ba talaga yung plano pa. Si Mar Rojas na nasa Zambales kanina at sinamahan pa ni Pangulong Noynoy Aquino, kagabi pang may pahayag sa usaping ito. Bukas daw siyang makausap ang liderato ng Iglesia ni Cristo. Of course, hinihingi natin ang tulong ng iba't ibang grupo kasama ng INC. Pero yan naman ay hinahayaan natin sa kanila dahil yan naman ay kusang ibinibigay. Nitong linggo pa nagbigay ng pahayag si Davao City Mayor Rodrigo Duterte nang tanungin kung handa siyang magpunta sa INC. If invited to, hindi ako magpunta doon ng sarili ko, no, I will not do that. Wala siyang aktibidad ngayon pero ikinampanya siya ng dating misis kahit pa may cancer. Si Vice President Jojo Marbinay, walang bagong pahayag pero tulad sa ibang mga lugar na pinupuntahan, muli siyang dumaan sa kapilya ng Iglesia ni Cristo sa Corona del South, Cotabato. Kanina sumentro ang talumpati ni Binay sa mandugong dispersal ng mga magsasaka sa Kitapawan, sabay sisi sa underspending o di paggamit sa pondo ng gobyerno sa agrikultura kahit meron naman. It's indisputable na ang cost kaya nag-rally yung mga pobre ay sa kahirapan. Yun ang dapat natin pag-usapan. Bago natin lagyan ng kulay o ano. Kinundinan na rin niya ni Napo, Rojas, Duterte, maging ni Senadora Miriam Defensor Santiago na wala rin kampanya ngayon. Sa gitna ng batikwa sa administrasyon, lalo sa kawalan pa rin ang pahayag ng Pangulo, nagbigay linaw agad ang kampo ni Rojas na ang posisyon nila ay hindi katanggap-tanggap na may namatay at nasaktan sa Kitapawan. Pero hindi raw dapat gamitin ang trahedya para isulong ang political na ambisyon ng ilan. Ako si Maris Umali, ang inyong saksi.